Magandang araw po sa inyong lahat. Pakinggan nyo na lang ang part 7 ng kwento ni Mang William para hindi na ako mag-recap ha. Bago nyo nga pala simulan ang kwentong ito, ay siguraduhin nakasubscribe kayo sa dalawang channel natin. Itong Katotohanan at Misteryo, pati na doon sa side channel natin na Kwentong Aswang Comics. Para updated ka palagi ha, maraming salamat po. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento. Noong makapasok nga kami ng bahay, ay sumandal lang ako doon sa kwarto. Kasi hindi maubos-ubos ang kaba ng aking dibdib. Hawak ko pa rin noon ang itak at hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako nang nakaupo at may hawak na itak. Uy, William! Umaga na! Ilagay mo na yung itak sa kusina! Padaanin mo ako! Nakaharang ka eh! Nagising naman ako at nakita kong nakasalampak nga ako malapit sa pintuan kaya hindi makadaan si Mang Erning. Ay, pasensya na po. Akin na yung itak! Ako na magdadala sa kusina! Ituloy mo na lang yung tulog mo! Inabot ko naman iyon sa kanya at bumalik na nga ako sa pagtulog. Tanghali na ako nagising. Uy, William! Gising ka na pala! Halika, kumain na tayo! Dahil pagkatapos nating kumain, ay pupunta daw tayo sa ospital, sabi ni Ma'am Claudia. Ngayon na ilalabas si Toto. Ah, ganun po ba? Sagot ko naman sa kanya. Matapos nga naming makakain, ay tumulak na kami sa ospital. Medyo nakapagtataka lang kasi parang hindi pa rin kumikibo si Boss Toto. At malungkot pa rin ang reaksyon ng lahat. E ang sabi sa akin ni Mang Erning noong nakaraang araw ay okay na daw si Boss Toto. Nagamot na daw iyon ng albularyo. At pinatay na nga daw ang mangkukulam pati na ang nagpakulam kasi parehong ayaw sumuko. Matapang at hindi daw titigil hanggat hindi nila napapatay si Boss Toto. Kaya pinatay na lang nga iyon ng manggagamot. Habang bumabiyahe kami papauwi ay tahimik ang lahat. Pagkarating sa bahay ay kami ni Mang Erning ang nagtulong na maiakyat si Boss Toto habang naroon sa kanyang wheelchair. Kinagabihan, noong naghahapunan na kami ni Mang Erning, ay nalaman kong totoo naman daw na magaling na si Boss Toto. Kaso, iba iyong tungkol sa kanyang stroke dahil medical condition iyon na kailangan ng matagal na pahinga para gumaling o makarecover, kung gagaling pa nga. Pero kung hindi, ay habang buhay na daw iyon magiging baldado. Naisip ko na lang na wala ring nagawa ang pagiging marami nilang pera. Baldado pa rin si Boss Toto. Mula noon ay madalas ko nang marinig na nag-aaway-away ang mga magkakapatid. At sa tingin ko ay tungkol sa pera ang kanilang pinag-aawayan. Lumipas ang ilang linggo, magdiriwang na ng fiesta ang bayan. Sabi pa sa akin ni Mang Erning na ayon pa daw sa desisyon ni Ma'am Claudia na hindi raw maghahanda ng bongga dahil wala muna silang iimbitahin sa kadahilanang may pinagdadaanan pa ngang problema ang pamilya. Nagpaalam naman si Mang Erning na doon kami makikifiesta kila Mang Noel. Isang buong araw at isang buong gabi lang din daw kami mawawala. At sa kinabukasan ay babalik din naman ng maaga. Pumayag naman daw si Madam Claudia. Kasi kapag si Mang Erning ang nagpaalam, ay laging kasama ako doon.
kaya wala na ring magawa si Madam. Sabado ng umaga noon, pagkagising ko pa lang ay sinabi ni Mang Erning sa akin na magkape na daw kami. Para pagkatapos maligo ay pupunta na kami kila Mang Noel para makatulong naman kami sa pagluluto nang hindi maging nakakahiya makikain at makipiesta na rin. Excited naman ako kasi kahit nga papaano ay hindi ko doon makikita si Madam Claudia at walang nagbabantay sa lahat ng mga kilos ko. Idagdag pa na gusto ko rin ngang makita si Julie. Hindi ko rin naman ipinagkakaila na gusto ko si Julie. Ayoko lang ng pabigla-biglang pagdidesisyon. Lalo pa na marami pa akong gustong gawin noon, gaya ng mapagawaan ng bahay na simento si nanay at kahit isang maliit na tindahan sa harapan para kahit papaano ay meron siyang kikitain sa araw-araw. William! Hiramin mo muna kay Madam ang motor para hindi na tayo mag-commute at madali din tayong makaka-uwi kapag nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon. Ah, sige po. Mamaya, pagkatapos kong magbihis, diretso na ako doon. Ala, sige! Pagkatapos kong ang magbihis at nakapagpabango na rin gamit ang mumurahin kong baby cologne, ay naglakad na ako papunta sa kaliwang bahagi noong mansyon. Madalas kasi, doon madalas nakatambay si Madam Claudia kapag nagkakapi sa umaga. Pagkarating ko doon, ay naabutan ko siyang nagdidilig ng mga bulaklak. Hi ma'am, magandang umaga po. Uy, William, ikaw pala. Mag-isa yata kayo dyan ma'am. Nasaan po ang mga kapatid nyo? Hi naku William, kailan mo ba nakitang gumising ng maaga ang mga iyon? Bakit ka nga pala nandito? Di ba aalis kayo ngayon ni Mang Erning? Opo. Magpapaalam po sana ako na baka kung pwede, hiramin ko yung motor para madali kaming makauwi ni Mang Erning kung sakaling may hindi magandang mangyari. Sigurado ka bang para iyan sa sitwasyon na hindi magandang mangyayari? Ha? Anong ibig niyo pong sabihin, Madam? William, hindi ako pinanganak kahapon. Alam kong may gusto sa'yo ang anak ni Noel. Baka gamitin nyo lang yung motor para magliwaliw at magpunta sa lugar na dapat ako ang kasama mo. Hindi po ma'am. Kung gusto nyo po, bilinan nyo pa si Mang Erning na kunin agad ang susi sa akin pagkarating namin doon. Hala sige, saglit lang ha, hintayin mo ako dyan, kukunin ko lang yung susi. Ilang saglit lang din naman si Madam sa loob ng kanilang bahay. Noong lumabas na siya, ay may hawak siyang sobre at susi. Oh, ito ang susi oh. Tapos ito naman ang para sa iyo. Tinanggap ko naman iyon, tapos tinignan ko ang laman noong sobre. Nakita kong pera iyon na tig-1,000 at medyo makapal talaga iyon. Hala ma'am, para saan po ito? Bigay ko sa iyo dahil sa pagiging masunurin mo at napasaya mo ako noong nakaraan. Noon lang ako nakaranas ng ganong sarap at saya sa buong buhay ko. Medyo may pamumutla pa sa pisngi noon na pagkakasabi niya. Tingin ko ay sinasariwa niya sa kanyang alaala ang mga nangyari. Kaya siya namumula. Nakakahiya naman ma'am. Huwag na po, nakakahiya sa inyo. Pinaghirapan mo yan, William, at pinagpuyatan din, kaya huwag mo nang tanggihan. Narinig kong naglalakad na papalapit si Mang Erning. Nakita kong sinenyasan ako ni Madam sa mata na parang sinasabing nariyan na si Mang Erning at itago ko na iyong hawak kong pera. Kaya dali-dali ko nang inilagay sa bulsa ng jacket. Iyong jacket
na parang kay Fernando Po Jr. o jacket na maong na parang galing nag-Saudi. Uso kasi iyon noon. Mang Erning, mag-iingat kayo dun ha. Huwag mong aalisin sa paningin mo itong si William. Sumagot naman din si Mang Erning. Opo ma'am, babantayan ko po iyang mabuti. Tumalikod na ako kay Madam habang nag-uusap sila ni Mang Erning para kunin na ang motor doon sa garahe. Pinatakbo ko na nga ng marahan ang motor habang binabaybay namin ni Mang Erning ang daan. Mang Erning, hanggang kailan ba tayo doon? Tanong ko pa sa matanda. Hanggang bukas ng madaling araw siguro. Depende kung kaya pa nating umuwi. Masarap tumambay kila Noel. Nakabakod ang bahay nila. Tapos meron siyang kubo doon na parang cottage ng beach. Kaya kahit doon na matulog kapag nalasing ay walang problema. Ah, talaga po? Mukhang pwede nga po tayo maglasing doon ah. Abay oo naman. Safe tayo doon. At mukhang babantayan ka din naman doon ni Julie. Gustong gusto ka noon eh. Ha? Paano niyo po nalaman? Ano ka ba William? Matanda na ako. Alam ko na ang lahat ng mga galaw ng mga babae at lalaki kapag may gusto sa isa't isa. Hindi na ako sumagot pa sa mga paliwanag niya. Pagkarating namin doon ay pasado alas 9 na rin siguro. Kasi late na kami umalis ng mansyon. Ipinagluto din kasi muna ni Mang Erning ang mga amo namin ng pagkain para sa tanghalian. Pagkarating namin doon ay naabutan namin nagkakape ang buong pamilya ni Mang Noel. Hi William! Halika, mag-almusal muna kayo. Bati pa sa akin ni Julie. Sige, tapos na kami. Maging si Mang Erning ay pinilit din na magkape. Pero tumanggi na rin ito kasi tapos na nga kaming nakapagkape sa bahay. Sinabi naman namin na doon na lang muna kami maghihintay sa labas. Naroon din naman sa labas ang mga anak ni Mang Noel na sina Joby at Ken. Nagbabantay ng pinapakulong tubig para panglinis sa balahibo ng baboy. Mang Erning, ayos lang ba? Iwan muna kita saglit. Pupunta lang ako sa sentro. Magpapadala lang ako ng pera para kay nanay. Baka kasi wala nang pambili ng bigas yun eh. Ganun ba? Sige, bilisan mo ah. Opo. Umalis na nga ako upang maghanap ng pagpapadalhan. Pagkarating ko sa bayan, ay doon ko binilang ang pera na nasa sobre. Nagulat ako dahil 30,000 ang perang naroon sa loob ng sobre. Naisip ko na lang na ano ba itong pinasok ko. Nagmumukha na yata akong lalaking pukpok nito. Pero ano rin ba ang magagawa ko? Naiipit lang talaga ako sa sitwasyon. At kung hindi ko naman gagawin, ay mawawalan na rin ako ng trabaho. Okay na rin siguro ang ganito. At least bayad ang pagod ko sa pagsisibak. Inubos ko iyon sa pagpapadala kay nanay. Tapos nagbayad din ako ng long distance call. May kapitbahay kasi kami na may tindahan at pwede doong tumawag. Tapos tatawagin si nanay pero may bayad iyon. Pero hindi rin naman sobrang mahal. Kumpara naman doon sa perang natanggap ko. Sinabi ko kay nanay na simula na ang pagpapagawa ng bahay at palagyan din ng kaunting pwesto na para sa tindahan. Sabi niya naman na oo daw. May kaibigan naman daw si Tio na isang mason. Presyong kaibigan lang daw iyon magpresyo. Kaya tuwang-tuwa naman si nanay sa mga naging katuparan ng pangako ko sa kanya. Matagal ko na kasing sinabi na kapag nakaipon ako, ay uunahin ko siyang paggawaan ng bahay
at maliit na tindahan. Pagkatapos lang ng kaunting usapan, ay nagpaalam na rin ako kay nanay. Tapos bumalik na ako kila Mang Noel. Pagkarating ko doon, ay tapos na nilang makatay ang baboy. Kaya tumulong na lang ako sa paglilinis, tapos sa paghihiwa ng Ricardo naman ako pinatulong ni Julie. Noong matapos na kami sa paghihiwa ng lahat, ay sinabi ni Mang Noel na sumama muna daw kami doon sa bahay ng kanyang bayaw para makakain kami. Nagulat kasi ito noong malaman na hindi pa kami nakakapag-almusal. E doon daw sa bayaw niya ay madaling araw pa sila nagkatay, kaya siguradong may mga lutong ulam na doon. Kaya pumunta na nga kami doon sa isang bahay na malapit sa tabing dagat. Maraming puno ng nyug doon sa mga kabahayan na malapit sa dagat. Kaya nasabi ko kay Mang Erning, "Mang Erning, ang ganda dito mag-inom, no? Siguradong presko." Narinig pala ni Mang Noel ang sinabi ko, kaya ito naman ang sumagot. "Abay, oo naman, William. Iinom tayo kaunti dito pagkatapos niyong kumain. Tanghali na tayo babalik sa bahay. Kayang-kaya na nila ang pagluluto doon." Natuwa din naman ako. Pagkapasok namin sa isang bahay, ay ipinakilala naman kami ni Mang Noel sa bayaw niya, tapos pinakain na. Matapos makakain, ay naglagay ng lamesa sa labas. Hindi nakabakod ang bahay. Doon lang kami pumwesto sa labas, kung saan may puno ng nyog at noni. Bangkuro daw po ang tawag sa kanila ng punong iyon. Pero sa pagkakaalam ko dito sa Tagalog ay noni. Iyong may bunga na mabaho kapag naihinog. Nagpabili agad ng tanduay si Mang Noel. Tapos nagsimula na nga ang inuman. Masarap ang pulutan kasi sisig at may papaitan din. Noong una ay apat lang kami. Pero habang tumatagal, ay unti-unti naman kaming nadadagdagan. Habang nagiinuman kami, ay may isang lalaki na may kalakihan ang katawan ang dumaan. Masama ang titig noon sa isa sa kainuman namin. Ayong ang pangalan noong kainuman namin. Mga nasa mahigit 30 na siguro o magka-40 na ang edad noon. May kalakihan din ang katawan. Siya iyong tinititigan ng masama noong dumaang lalaki na malaki din ang katawan. Masasabi ko na kung magsusuntukan siguro sila ay perfect match talaga dahil magkasinlaki sila ng katawan pati na yata sa tangkad. Noong umalis na yung dumaan na masama ang titig ay napatanong ako kay Kuya Ayong. "Kuya, anong problema nun? Bakit masama makatingin sa'yo?" Ininom muna nito ang kanyang tagay. Sabay nagkwento na. "Gusto kasi noon makaganti. May alitan kasi kami noon. Yung anak niyang babae, tinutukso ang anak ko. Inapi ko ng anak ko, kaya gumanti at sinabing ampun iyong bata. Pero siyempre, hindi naman totoo. Maputi kasi yung bata, tapos may itim ang magulang. Ayun, kaya siguro naniwala ang bata na ampun siya. Tapos tumakbo yun dun sa kanyang tatay at nagsumbong. Pinuntahan naman ng lokong iyon ang anak ko tapos itinulak. Kalalaki niyang tao, bata, pinatulan niya. Buti na lang nga at sa buhangin na lang nasubsob ang anak ko. Dahil kung sa kalsada iyon, ay siguradong nabawasan ang ngipin. Kasi nasubsob talaga eh, nakakain pa nga ng buhangin. Kaya noong malaman ko iyon, ay sinugod ko siya. At nagmamatapang pa ang loko. Kaya ayun, nagpang-abot kami. Pero walang panama sa akin. Pinakain ko ng pinakain ng maraming kamao. Tinigilan ko na lang noong nagbumumog na ng dugo at halos pikit na ang mga mata. Kaya ayan, puro siya pagbabanta sa akin.
Nagpabarangay na rin yan eh. Pero kami ang pinaniga ng barangay kasi marami ang nakakita sa ginawa niya. Kaya hanggang ngayon, ayan, naghihimutok pa rin. Sabi ko nga sa kanya, kapag haharang-harang siya sa daan ko, ay papakainin ko uli siya ng kamao. Sabay tawa pa nito ng malakas habang nagyayabang din sa lahat ng mga nangyaring pambubugbog niya doon sa lalaki. Lampas na siguro noon ng katanghalian at nagpaalam na iyong lalaking si Kuya Ayong na uuwi na daw siya dahil baka may dumating rin siyang mga bisita sa kanila. Ilang saglit lang din mula ng pagkaalis ni Kuya Ayong ay sinabi ni Mang Noel na uuwi na rin daw kami sa bahay nila at doon na lang namin ituloy ang aming inuman. Medyo umiinit na rin kasi sa pinagpwestuhan namin. Pagkatapos noong last shot ay nagsitayuan na nga kami. Hindi naman kami lasing kasi isang long neck lang naman iyon tapos pito kaming umiinom, minsan siyam, pero yung iba ay dumadaan lang din tapos umaalis na rin agad. Kasi nga marami pang bahay na pupuntahan. Naglalakad na kami papauwi. Gaya nga nang nasabi ko na naroon kami sa harapan ng tabing dagat nagiinom. Tapos lalakad lang ng kaunti papunta sa may likuran at naroon na ang kalsada. Naunang naglakad si Mang Noel at kasunod niya naman si Mang Erning. Tapos nasa hulihan ako. Nang napansin kong nagkakagulo ang mga tao sa may unahan at may mga nagtatakbuhan. Huminto ako para tignan kung bakit. Sila Mang Erning naman at Mang Noel ay nakita kong nagsigilid din sa daan. Hanggang sa may nakikita na akong mabilis na naghahabulan. Parehong may hawak na manipis pero may kahabaang itak. Tapos sobrang tulis ng dulo noon. Tapos gumilid na rin ako kasi baka madamay ako noong mga nag-iitakan. Noong nasa tapat ko na sila, ay huminto ang isang lalaki. Pagkasaksak noong isa, ay mabilis na umatras iyong sinaksak. Nabangga pa nga ako noong umilag ang lalaking iyon. At doon ko lang namukhaan ang lalaki. Siya si Kuya Ayong, iyong kainuman namin doon sa may tabing dagat. Nadaplisan siya noong pagkasaksak sa kanya. Tapos noong gumanti naman siya, ay mabilis din namang nakaatras ang lalaki. Takot na ako noon. Kasi hindi malayong ako ang masaksak. Kasi nasa tabi ko lang si Kuya Ayong. Tapos tuwing sasaksak ang lalaki, ay kasama akong umiilag kasi naididiin ako ni Kuya Ayong. Narinig ko ang sigaw ni Mang Noel. William! Umalis ka na dyan! Mabilis akong tumakbo papunta sa dalampasigan. Kasi iyon lang naman ang maaari kong matakbuhan kasi naroon ang lalaki na panay ang wasiwas ng itak na nakaharang sa dadaanan ko papunta sa direksyon ni Mang Noel. Pagkatakbo ko ay muling sumaksak ang lalaki kaya sumabay na rin sa pagtakbo ko papunta sa dalampasigan si Kuya Ayong. Mabilis din na nakahabol yung kalaban niya. At ang pinaka hindi ko makakalimutang eksena doon ay noong nagpapaikot-ikot na sila sa akin. Kasi nasa likuran ko si Kuya Ayong, duguan na kasi siya. Kaya hindi na rin siya makalaban ng todo. Iyong lalaki naman ay panay ang saksak sa tagiliran ko patungo kay Kuya Ayong. Parang iiwanan ako ng kaluluwa ko sa tuwing sasaksak iyong lalaki at para din akong walang tiyan sa kakapaliit noon sa tuwing wawasiwas ng itak niya ang lalaki. Gumaganti rin sa pagsaksak si Kuya Ayong pero inilulusot niya lang din sa gilid ko. Nasabi ko na lang sa isip ko noon, Panginoon, kung magpapatayan sila, edi magpatayan na sila at huwag na akong gawing harang sa gitna.
Nagkabali-bali na ang katawan ko sa pag-ilag sa tuwing may sasaksak. Sa kakaatras ko ay napalapit ako sa puno ng nyog na magkatabi. Doon na ako nagpaikot-ikot hanggang sa nakawala na ako sa pagitan nila. Iyong puno na ang kanilang naging pagitan. Kaya kahit nahihirapan akong ihakbang ang aking mga paa sa sobrang panginginig, ay pinilit kong makaalis doon malapit sa kanila. Napalingon na lang ako noong may narinig akong isang nakakakilabot na pagsigaw. Paglingon ko ay sumisirit na ang dugo sa kamay ni Kuya Ayong. Tapos nabitawan niya na rin ang hawak niyang itak. Hawak-hawak na siya noon ng lalaki sa leeg habang nakayuko siya. Unang saksak noon sa tiyan niya ay napaungol ng malakas si Kuya Ayong. Tapos may tumatagas na rin na dugo sa bibig. Naririnig ko pa rin ang nakakakilabot na tangis ni Kuya Ayong at sumisigaw ng "Mama! Tabang!" Mama, tulong daw ang ibig sabihin noon. O tinatawag niya ang kanyang ina para sa tulong. Sabi pa ni Mang Erning sa akin. Tapos binunot noong lalaki ang itak at muling isinaksak pa ng makailang beses. Nagulat na lang ako nang may humawak sa magkabilang braso ko. Sila Mang Erning pala iyon at si Mang Noel. Hinihila na nila ako kaya pinilit ko na rin humakbang. Gusto ko na rin kasi talagang mapalayo doon. Mga alauna o alas dos lang ng hapon ang oras na iyon. Pero ang kilabot na nararamdaman ko ay talo pa ang pakiramdam ng paglalakad sa gabi. May nakita akong isang babaeng sumisigaw. "Sige! Saksakin mo! Sige pa! Tama yan sa kanya!" Sabi pa ni Mang Noel ay iyon daw ang asawa noong kaaway ni Kuya Ayong. Tapos may dumating na isang binata. Siguro wala pa iyon sa 20 anyos. Pagkakita na bulagta na si Kuya Ayong ay sumigaw iyon ng malakas. "Kuya!" Pagkalingon ng babae ay bigla din iyong sinaksak noong binata. Binitawan naman agad noong lalaki si Kuya Ayong tapos tinakbo iyong binata. Pagkasaksak niya sa binata ay hindi rin umilag ang binata. Hinintay lang siya noon tapos sinalubong din siya ng saksak. Kitang-kita ko na parehong bumaon sa katawan nila ang matutulis nilang itak. Hinila na ako nila Mang Noel at tumakbo na daw kami papalayo dahil pareho daw malalaki ang angkan ng mga iyon. At hindi malayong magsidatingan pa ang ibang mga kamag-anak. Karambolang saksakan na ang magaganap pag nagkataon. Hindi pa nga kami gaanong nakakalayo ay nakarinig na ako ng ilang putok ng baril. Sabi ni Mang Noel na nagdatingan na daw ang mga pulis. Pagkarating kila Mang Noel ay suka ako ng suka. Dahil na rin yata iyon sa sobrang kaba at pandidiri sa dugo na nasaksihan ko kung paano iyon kumalat. Sinabi ko kay Mang Erning na hindi ko na kaya doon at umuwi na kami. Kaya ayun na nga ang ginawa ni Mang Erning. Siya na ang nag-drive ng motor. Hindi ko na kaya eh. Kasi sobrang nanginginig na ang buong kalamnan ko. Iyon bang parang hindi ko nakakayaning tumayo ng tuwid dahil sa sobrang panginginig. Naisip ko tuloy ang mga napapanood ko sa TV na mga riot. Pero ibang-iba pala talaga kapag nasa harapan mo na ang mga nagsasaksakan. Pagkarating sa bahay ay tulala lang talaga ako. Nagulat naman si Ma'am Claudia dahil hindi ako makausap ng maayos at bakit rin daw umuwi kami kaagad. Ikinuwento naman ni Mang Erning sa kanya iyong nangyaring kaguluhan. Makalipas ang isang linggo
ay kahit papaano, pinipilit ko nang kalimutan iyong aking nasaksihan. Pero kapag sa gabi, ay paulit-ulit ko iyong napapanaginipan, lalo na iyong nakakapanindig balahibong pagtangis ni Kuya Ayong at sinasabi niyang, Mama, tabang. Iyon talaga ang parang sirang plaka na paulit-ulit na nagpiplay sa tenga ko. Mama, tabang. Isang hapon ay sinabi ni Madam sa akin na babalik na daw kami ng Maynila. Pero sila Boss Toto at Madam Amalia ay maiiwan lang doon dahil hihintayin pang umayos ang kalagayan ni Boss Toto. Baldado pa rin kasi. Silang magkakapatid lang daw ang uuwi ng Maynila. Pagkarating namin ng Maynila, ay binigyan ako ni Madam uli ng 20,000. Para naman daw iyon sa sahod ko bilang driver na back and forth. Nagpaalam naman ako na magbabakasyon muna ako dahil kailangan kong tulungan ang nanay ko sa pagsiset up ng bahay namin pati na rin ng tindahan. Pinayagan niya naman din ako. Pero mula noon ay hindi na ako bumalik pa sa kanila. Wala din naman silang telephone number sa akin, kaya hindi rin talaga nila ako makukontak. Hanggang dito na lang, Carl, ang kwento ko ha. Pasensya ka na kung hindi na tungkol sa mga aswang ang dulo. Pero para sa akin ay mas higit pang nakakatakot ang naranasan ko kaysa sa habulin ka ng aswang sa gabi. More power sa channel mo. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay papasalamatan muna natin si Mang William sa pagbabahagi niya ng kanyang kakaibang uri ng karanasan. Sana ay nagustuhan niyo po ang kwento niya. Kahit pasabi na lang po sa comment niyo ng salamat William ay okay na iyon para naman matuwa si Mang William sa pagpapadala niya ng kanyang kwento at maipakita na rin natin na na-appreciate natin ang kwento niya. Sa muli, maraming salamat sa iyo, Sir William. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.